here are 9 out of 10 candidates for President of the Republic of the Philippines answering your questions. Candidates, meron pa tayong isa pang general question para sa inyong lahat. If you become the 17th President of the Philippines, gaano po kabilis mararamdaman ng Pilipino ang impact ng inyong leadership o pamumuno? Sabi po kasi dati ng ating presidente in 2016, 3 to 6 months, he was going to wipe out drugs as well as end corruption. So, kayo po. It is a general question for all candidates, but we will begin with Secretary Ernie Abelia. Ang plataforma po natin ay katayo sa tatlong haligi. Number one, patas na bayan. Pangalawa, gobyerno nararamdaman. Pangatlo po, yung matatag na lipunan. Ano po yung ibig sabihin ng patas? No? Ibig sabihin, ang gusto po natin mangyari ay mabalanse po yung balance of power, because usually it's legislation and big business. Gusto po natin mabalanse yan ng participation ng civil society. At ang plano po na ang ating pong we're making sure na within the first 100 days, meron po talagang participation ng civil society. Gusto po natin hikayatin ang civil society para mabalanse po ang for example, ano bang magiging trabaho nila? Una, mag-participate sa local government, dahil may puwang po sa local government code na 25% dapat ng mga sumasali sa pamamahala ay galing po sa civil society. So gusto po natin ikayatin sila to look after law enforcement, to look after trades, yung ano, tawag bids and awards, and law enforcement. So in the, madali pong pwede, within what, the first 3-6 months, meron pong epekto, because we are going to invite them to truly participate in local government, and to make sure na maramdaman po sila in terms of making sure na nakikita yung health, education, and also corruption. 3 to 6 months, ginaya po ninyo si President Duterte. The point is, yeah, magpa-participate sila within 3 to 6 months. Yes. Yun po nakikita natin. Hindi ko po sinasabing mababago. Ah, okay. So ang impact will be felt. Do we have an answer for that, sir? Yes, because if they participate, when? They can point out. They can point out if there are situations that are wrong, they can point it out. It may not, the solution might not come immediately, but at least corruption is being, for example, bids and awards and are attended to. Senator Ping Lacson, ang question po is how soon or how quickly will people feel the impact of your leadership? Una, hindi ako naniniwala sa deadlines. But on my first day in office, I will sign a waiver of my rights under the Bank Secrecy Act that will set the tone of my presidency. In the first 100 days, I will do an internal cleansing of the inept, corrupt, and undisciplined government officials and employees. Tuloy-tuloy po yan. Sisimula ng first 100 days, tuloy-tuloy. And at the end of my term, when the Filipino looks back, sasabihin niya, I'm better off when this administration started. Maraming programa na pang anti-corruption. Leadership by example ang nangunguna sa aking leadership principles. At kung ang isang leader walang moral ascendancy and he cannot practice what he preaches, then it's useless. So napaka-importante ng leadership by example. Napag-aralan po namin ito sa PMA, napag-aralan namin sa mga in-service training, pati sa aming pang-araw-araw na pakisalamuha sa aming mga sundalo, sa aming mga pulis, yan po ang aming pinapractice. No? Kaya napaka-importante po na yung presidente ang mag-set ng tone ng kanyang pamumuno para na sa ganon maging matiwasay at maging mahusay ang ating bayan. How about Faisal Mangundato? Sir, you have a minute and 30 seconds. Maraming salamat. Sa akin po ay kaya po ang aking gagawin, unang-unang gagawin pag-uupo bilang isang presidente, ay gagawin ko po ang ating gobyerno na ilalagay sa autopilot. Anong ibig sabihin nito? Katulad sa eroplano, lumilipad maski wala ang piloto. Ang ibig sabihin, ang hawak ng ating gobyerno ay yung mga professional na may civil service. Sila ang mga undersecretaries na may security of tenure, may experience, na nanungkulan sila
sa mga naunang mga administration hanggang sa kasalukuyang administration, marami silang mga na-improvise na mga idea na pwedeng ilatag nila sa ating mga problema na masolbar lahat yung tungkol sa ekonomiya, tungkol sa kahirapan, at marami pang iba. Kaya ako ay magiging isang pangulo na gagawin ko, gagampanan ko ang aking tungkulin sa pamamaraan na mawala ang mga korupsyon, kahirapan dito sa ating bansa sa pagtawid natin sa federalismo. Your turn, Jose Montemayor. Let us be realistic. Ano? Huwag tayong managinip. Unang-una, ano ba ang para maramdaman? COVID relief. Ha? Of course, poverty, unemployment, papasok na lahat yan. 6 months. Ha? Ako po, isang doktor, ako po, nalalaman ko ang mga bagay na yan. Economy. Ang economy, within 1 year, we can, by flattening the curve, kasi ang problema po ng ekonomi natin, sumunod lang dahil sa effect ng COVID. Now, yung ekonomi natin, the impact of my leadership will be felt after 1 year. No, ang unemployment, we will plan to reduce that from 9 million to 3.4 million pre-pandemic levels. Ang job creation, we will be dynamic with that para sa ating mga manggagawa, tunay at tapat sa mga manggagawa. Yan po ay ibababa natin from 3.9 to 2.4 million na lang. So that will be felt within 1 year. Maraming salamat po. So far, kayo lang po nagsabi na may 6 months and 1 year. Thank you, Dr. Montemayor. Senator Manny Pacquiao, your turn. Unang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan sa aking pagsiservisyo, piniprepare ko na yung plano ko sa pagpatayo ng mega prison dahil gusto ko makita sa kulungan ang mga kawatan dyan sa gobyerno. Gusto kong baliktarin ang bawat ahinsya ng gobyerno, ipa-audit ko lahat from national government down to local government kasi that's the only way na magkaroon tayo na tunay na pagbabago, tunay na kasaganahan at pag-unlad ng ating bansa. Pag atigit pa dyan, magbibigay po tayo ng livelihood sa mga especially yung tinatawag natin na micro, small, medium enterprises, kapital para makapag-start sila ng business at makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Dahil trabaho po, income, kita ang kailangan ng mga kababayan natin. At hindi mangyayari yan pag nandyan ang mga kawatan dyan sa gobyerno. Yan ang pinakapangarap talaga ni Manny Pacquiao. Makita ko ang mga materialistic, mga mukhang pera dyan sa gobyerno na nagnanakaw, makita ko sa kulungan. At pagdating ng panahon, uunlad ang bansa natin at hindi tayo mamurulima kung saan tayo kukuha ng mga budget kasi lalaki na yung revenue income ng ating gobyerno. Hindi na mapupunta doon sa korupsyon. At makita ko ang mga kawatan na sama-sama sa kulungan. Hindi makalabas. Gusto ko lalo na kung plunder ang kaso, magpasa tayo ng batas na walang pardon para mabang buhay sa mga pambibilanggo. Just to be clear, Senator Manny, gagawin po nyo yon in how many months? Yung ilalagay nyo sa isang mega prison in how many months, sir? 3 months. Yung first 100 days po natin. First 100 days. Nakaplano na po yung pag-start ng building ng mega prison. Alright, first 100 days. Yes po. Pagbibigay din ng hanap buhay sa bawat pamilya. Salamat po. VP Lenny Robredo, ma'am. Ang ating pong parating sinisigaw, gobyernong tapat angat buhay lahat. Ano ba yung ating mga pangako? Unang-una, marangal na trabaho, maayos na trabaho para sa lahat. Pangalawa, hindi magiging hadlang ang kahirapan para yung ating mga anak ay makakuha ng dekalidad na edukasyon. Pangatlo, pag tayo ay nagkakasakit, ang gobyerno nandyan para saluhin tayo. Pero ito pong mga pangakong ito, hindi natin to mabibigay pag ang gobyerno hindi matapat. Sa unang araw po ng aking panunungkulan bilang Pangulo, ang aking pong executive order na ipapasa ay full disclosure. Meaning to say, ang lahat na government offices and instrumentalities, i-require po natin to make public lahat na public transactions. Hindi po ito enough, pero important first step ito para iparamdam natin sa ating mga kababayan na seryoso tayong lilinisin at aayusin natin ang pamamahala. Ang pangalawa, sisiguraduhin po natin
na dahil maayos yung ating pamamahala, yung ating mga i-appoint na mga public servants, mga matitino at mahuhusay. Pag nakita po yung tao na seryoso tayo sa ating pangako, ang tao magiging inspired, makakamtan po natin yung lahat na pangarap natin, pagkatuwang natin yung ating mga kababayan sa pagpanday ng magandang bukas para sa atin lahat. Your answer please, Norberto Gonzalez. Katulad po ni Senator Lacson, hindi po ako naniniwala sa deadline. Best effort. Kaya lamang, baka nga po, yung 100 days, walang masyadong maramdaman ng ating mga kababayan. Kasi ang iniisip ko po, dapat simulan na natin ang pagtanaw sa isang pinaplanong bukas, first world. Yan po ay may mga paghahanda na nararapat gawin at pagbabago sa ating mga istruktura ng lipunan. Unang-una, ang ating political system. Kailangan po siguro tingnan mabuti. Kaya yun, pwede ko ipangako na sa first year in office, sisimulan na natin ang pag-uusap tungkol sa pagbabago ng ating konstitusyon. Titingnan natin kung kailangan tayong maging parliamentary system. Yung pong ina-advocate ng iba na federal, hindi po ako pabor dyan, pero pwede rin pag-usapan. Perhaps we can convert our regions into autonomous ones. Ibinigay po natin yan sa mga kapatid na Muslim. Bakit hindi natin ibibigay sa lahat ng regions? Marami pong dapat buklatin sa mga panimulang araw. Basta ang titingnan po natin, ang pinaka-importante, makumbinsi natin ang sambayanan sa isang pananaw sa bukas. Kasi kung ako lang ang mag-iisip, talo na. Kailangan tayong lahat. Lahat na magagaling, sasama natin. Kayo naman po, Kalyo Adide Guzman. Hindi rin ako sang-ayon dun sa time frame, no? Pero ang una kong gagawin, talagang ipatutupad ko ang labor first policy. Pasensya na yung mga malaking negosyante, hindi ito para sa inyo. Una, sa labor first policy, titigil ko yung contractualization. Ipasasara ko ang lahat ng mga manpower agency. Pangalawa, automatic, itataas ko yung sahod ng mga manggagawa sa probinsya, kapantay ng sa Metro Manila. Yun ang kaagad, bago susunod, ay yung 750 pesos. Sa kanayunan, pauunla rin natin ang ating kanayunan, ang ani ng ating mga maghasaka. Popondohan natin, triplehin natin yung kasalukuyang pondo ngayon para maingganyo yung ating mga maghasaka na mag-produce ng maraming pagkain. Yung ating services, kuryente, tubig, ospital, eskwelahan, aakuin ng gobyerno ang pagpapatakbo niyan at gagawing serbisyo, hindi negosyo ng mga malaking negosyante. Yung mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga kapitalistang malaki, didestrong kahin natin dahil yan ang nagli-legalize ng mga pagyaman ng mga mayaman at nagli-legalize din sa paghihirap ng ating mga mamayan. Yung climate, in 2 years, papasara natin yung coal plant kasi yan ang pinakamaruming enerhiya sa ating mundo na siyang nagpapahirap sa atin. And at the same time, huli. You can finish, sir. And at the same time, ipapanawagan natin at tutukutukan natin na dapat sa panahong ito, manggagawa naman, hindi kapitalista. Okay, and finally, Mayor Isko Moreno. Well, I get things done. I don't have to give time frame. Since time immemorial, pag ako po'y pumapasok sa gobyerno, I'm really trying to excel in that every field of undertaking. But ito, mga kababayan, basta po, kung kami ni Doc Willie ang binigyan ninyong pagkakataon, tao muna, life and livelihood, in the first 2 years, maitawid lang namin kayo. Itatawid lang namin kayo. Ang hirap ng buhay, tataas ang gasolina, tataas ang bilihin. Yung bang maramdaman ninyo na may gobyerno kayong maasahan, masasandalan. Yun po ang pangarap ko sa inyo. Makatawid tayo, makaraos tayo sa pandemyang ito. Then, there will be certainty and predictability in our policy sa ating pamamahala. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Tao muna. Kayo muna.
Thank you. Today's debate gives us a chance to see our candidates to publicly commit to fair, honest, and peaceful elections on May 9. A show of hands, please, candidates, so the rest of the country will see which one of you can publicly commit to fair, honest, and peaceful elections on May 9th. Show of hands. Of course, everyone is going to raise their hands. We'd like to thank all of you again, all our candidates tonight, for participating in this CNN Philippines presidential debate. When we call your name, please stand in front of your podium. Former presidential spokesperson, Ernesto Abella, sir, sa harapon ng podium. Labor leader, Calliodi de Guzman. Manila Mayor, Isko Moreno Domagoso. Former Defense Chief, Secretary Norberto Gonzalez. Also with us, Senator Bing Lacson. Mr. Faisal Mangondato. Dr. Jose Montemayor Jr. Senator Manny Pacquiao. And Vice President Lenny Robredo. Maraming salamat po sa mga kandidato at maraming salamat ulit sa UST. So there you have it. You heard it straight from the candidates themselves. That's why debates are a trusted source of information. Now, the decision is yours. I'm Pinky Webb. And I'm Pia Ontiveros. Good evening, everyone, and thank you for watching this CNN Philippines special presentation, The Filipino Votes Presidential Debate 2022.